Mali pala, hi, dapat good morning. Mali. Good morning mga kakambing. Ako po si TP, ang DH ng mga DH na future unicorn at nandito naman po ako para maghasik ng lagim. Dahil kasama ko po ngayon si presidential candidate and former senator Ferdinand Bongbong Marcos para maka-heart to heart talk natin, pak. All right, pasok na natin dyan sa frame agad. Napaka-informal ko lang guys, chill lang tayo lahat. Wait lang, pasok muna. All right. Good morning po, BBM. Good morning, TP. Good morning sa lahat ng tiga-subaybay natin. Magandang maga po sa inyo lahat. All right. Sir, ano lang, yung mag-aana question lang muna. Gusto ko lang kumustahin, sir. Kumusta na ba yung choir member nyo na hindi marunong magsayaw, sir? Yung fan, ano yun, idol namin yun. Yung gumaganon-ganon, sir. Gumaganon. Ang dami pumapansin sa kanya. Siguro hindi siya nakapag-attend ng rehearsal. Love na love namin. Hindi namin siya binubully. Love namin siya actually. Siya ang aming magiging resident choreographer. Mukhang siya ang na-discover doon sa ad. Siyang pinapansin. Alright. Kumusta na po ba kampanya? Nabalitaan kasi namin, di ba, dapat January 12 ka nagpa-interview sa akin. Pero ngayong January 20 na naganap. Mm-mm. Kasi na-expose ka daw. Ano well, na po ba sitwasyon dyan sa inyo? Yung HQ namin, babalik na, pero yun lamang mga para sa staff lang. Ako, tapos na ako, na-expose na ako, nakapag-isolate na ako, nag-test na ako ng negative. So, wala na akong nararamdaman. May natira pa ng konting kati sa lalamunan. But, tinamaan ka talaga? I'm sorry? Tinamaan ka uli? Hindi na. Ito na yung patapos. May remnant pa, pero I'm already PCR negative. Nag-PCR test na ako, nag-negative na ako. Kaya wala na sa katawan ko siguro, gumagaling na lang ako. Pero yun ang naging symptoms, bago, ibang klase, hindi kagaya nung una akong tinamaan, yung difficulty to breathe. Pero walang ganun, puro ubo. Ubo lang. Malaking bagay din ang bakuna rin siguro. No? No? Ibang naging symptoms. Pero I still consider it mild. Pero syempre, sinundan na lang natin yung protocol. To make sure na nakapag-isolate ako ng isang linggo and at the end of one week nag-PCR test ako sa awa ng Diyos naging negative naman kaya pwede nang lumakad ng konti pero ang problema kasi lahat ng staff marami sa staff namin naka-isolate pa eh. So yung kampanya hindi talaga namin maituloy na maglalabas dahil hindi naman kami makapag-rally, hindi naman kami makapag-malaking meeting. So, ang ginagawa na lang namin ay pa-zoom-zoom na lang. Makipag-meeting ako sa mga leader, dun sa ating mga supporters para pag-usapan namin ang pag-organize, kung ano yung mga kailangan gawin, anything that we can do from the office. But I think starting the other day, kaya ko nang makipag-meeting. May mga like the other day sa nung last Monday dumating ang mga mayor ng Camarines Sur para magsuporta yun nakapag-meeting ako sa kanila later on I'm meeting naman with the mayors of Camarines Norte so ganun na lang ang aming mga activities ngayon pero so, skeletal na yun ang HQ skeletal workforce ngayon. Well, in a way, because we don't really call it skeleton team, but ang ginagawa na, kung sino ba ang negative, pwede nang pumasok. Basta sinabi, clear na ng aming doktor, at sinabi, okay na kayo, hindi na kayo contagious, yan, pwede na silang pumasok, at okay na yung pakaramdam nila. Wala naman sa awa ng Diyos, although maraming tinamaan, wala namang na-hospital, wala tayong hindi naman nag-severe, mukhang ganun ang Omicron eh. Tatamaan ka pero hindi naman mas mababa ang hospitalization rate. I was watching the news kanina nung at sabi meron na ring namatay din eh. Inabutan din, may pinapatay na rin yung Omicron, may dalawa na raw tayong once matay. In a while may nadadali. Oo, due to ganun. Pero siguro, I don't know, kung umaasa lahat na sinasabi, baka kung mild lang ito, baka ito na yung herd immunity. I don't know kung pwede yun. Well, in Europe, hindi nila pinapansin. Pag positive, sige lang, parang flu.
magano sila ng paracetamol, aspirin or whatever, para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginawa. Hindi na sila nag-isolate, hindi man nagsusuot ng mask. Pero 95% ang kanilang vaccination rate. Kaya kaya nilang gawin yun. Okay, malakas. Tayo, hindi pa tayo naabot dun eh. Opo nga eh. Well, ito nga po kasi, kaya tinatanong ako kung skeletal workforce, kasi birthday ngayon ni Mel. Mm-mm. So baka magpadala ng shopaw dun. At sigurado yun. Eh, ang unfortunately, mukhang nag-ano siya. Natamaan yata siya eh. O, tinamaan nga raw si Mel. Eh. Okay. Yung pumamit di kilala, si Mel Robles may manager ko. Ayan, kilala rin po kasi ni BBM yun eh. Oo, kaibigan. Natagal ko ng kaibigan yun. Pati yung kapatid niya, si Jojo, na pumanaw na. We're very sorry to lose him. But anyway, ang dami pa naman naming hinanda para sa birthday niya. sayang naman. Oo, well, siguro siopaw na lang muna. Siopaw na lang muna, yung higati nila na siopaw. Ito po, kanina na-mention nyo, BBM, yung nakipag-meet kayo rin sa 11 na mayors ng Camarines Norte. Chinek ko, 35 yung mga towns doon. So 11 nagpunta yung mga mayors. Well, ano po ba yung napag-usapan ninyo doon? Well, di ba, pinag-usapan namin, sinabi sa, unang-una, nagparating sila ng mensahe na nais nilang makipagkita sa akin at gusto nga nilang magsuporta. At I met with them. At actually, ang mahaba, sinabi ko, ano ba talaga ang issue sa inyo? Kasi pinapaliwanag nila, they were saying, kasi worried kami sa mga rebelde, may rebelde pa rin dun sa amin, may NPA pa rin dun sa amin, pero banditry na lang. Pero sabi nga nila, baka ikaw ang pinakamaganda, para kasi yung father mo may history, talagang linabanan niya na mabuti yan. Yun ang hinahanap din namin. Pero mula doon sa usapang yun, kung saan napunta ang usapan, sabi ko, ano ba talaga mga issue pa sa inyo? Nagulat ako, bukod doon sa NPA problem na nabanggit nila, they also talked to me about the lack of clean water, the lack of infrastructure development, yung mga ganong klaseng issue. So marami, mahabang naging usapan namin at very, very productive. Hindi na usapang politika eh. Siguro yung politika, mga 20 minutes, 25 minutes, then isang oras kami magkasama. After 1 hour, before the rest of the hour, ipinag-uusapan nga namin yung mga specific problems nila. Nagulat nga ako that there is still a problem for fresh water supply sa kanilang mga area. So pinag-uusapan nga namin paano natin ayusin yan, ano bang mga proposal. Meron na daw maraming naka pending na program para diyan. So sinasabi na kung ikaw maswertehin ka at makaupo ka bilang presidente, tulungan mo naman kami. So yun ang ganun ang naging usapan namin. Alright. So ito po, actually madami ako nakuhang email na ganito. So kinulate ko lang into one question. Kasi po, alam naman natin na frontrunner ka ngayon sa presidential race. Tapos, well, there's a pretty good chance that you're gonna win. So, ang question is, ng mga taga-Bicol, kasi, di ba, alam naman natin, medyo nandun yung first runner-up. How can you help us, Bicolanos? Ano yung, what can we look forward to? Maitsapwera ba kami pag nanalo ka? Of course not. We're hindi naman ganun ang aming pagpaano ng politika. The elections and politics has its place. Pero pagka dumating tayo sa serbisyo publiko, siguro wag na natin tinitignan kung saan nang galing, kung kapartido mo, kung tinulungan ka sa last election. Pilipino yan eh. Basta yun lang iniisip mo, Pilipino yan, nangangailangan ng tulong, tulungan mo. Is ganun lang ka simple yan. So that was the whole point. That's the whole point of the unity team. Kaya unity nga eh. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa lahat, basta tulungan natin ang Pilipino. You do it your way, kung ano yung iniisip mo, I'll do it my way, basta't nagtutulungan tayo. Pagdating ng halalan, magbabatuhan na naman tayo ng masasakit na salita. Pero after that, tapos na naman. Balikan natin ang servisyo.
Kaya naman tayo hinahalal ng tao, hindi naman para makipaglaban, makipagpolitika, magbabatuhan nga ng masasakit na salita, hindi naman niya ng dahilan kung bakit tayo binoto para tulungan ng tao. Di, yan ang gagawin natin. Yan ang mandato natin, yan ang gagawin natin. All right. So ito po, total naman daw po, wala naman daw kayong sama na loob sa mga Bicolano. Two things. First, open-minded raw po ba kayo na magkaroon ng daughter-in-law from Bicol? Ng daughter-in-law? Oo, kasi ang dami po mga fans ni Sandro na nanonood rito ngayon. No? Puro paps. Hi, paps. Hi, paps. Maka paps. Oo nga, paps na nga ang tawag sa akin. Si Sandro. Sabi ko, Sandro, lagi kong sinasabi. Dati, alam mo, nung hinahanap ka, sabi ko, cute pa eh. Ngayon, nagsiselos na ako sa'yo dahil hindi ako papayag. Sasabihin, mas magandang lalaki ka sa akin. Hindi ako papayag dun. No, but if Bicolano, aba, well, yeah. Why, bakit hindi? Hindi naman natin tinatanong tiga saan ka. Ano ang apelyido mo, tiga saan ka? Eh, basta't mamahalin nila yung anak ko, di siyempre mamahalin ko din sila. Alam nyo na. Okay, let's go. Eto sir, medyo ano to, mas mabigat ng konti. Very general. Question po ito ni Lina Rose, isa po sa mga nag-email sa akin na follower ko. Meron ka raw po bang plataforma para sa mga government employees na hanggang ngayon eh hindi pa rin regular, lalo na yung mga nurse? Kasi daw, isa na sa mga kapatid niya, eh nag-work hard raw during this pandemic. She's been a nurse at a government hospital for 5 years, pero now contractual pa rin. Ngayon, ito yung masaklap. Tuwing sumusweldo daw siya, may bawas daw siya sa GSIS. Pero hindi siya makapag-loan kasi nga daw hindi siya regular, pero pirmi siyang may kaltas. Parang ano po ba pwede natin magawa para sa kanila? Yan ang mga nakikita nating problema sa healthcare system. Kaya pag sinasabi, ano ba talaga ang gagawin, ano bang plano natin kung sakali nga mahalal, yung isa sa pinakaunang dapat nating ayusin is the healthcare system, dahil naging maliwanag dito sa COVID, naging maliwanag na maraming kakulangan. And one of that is yung mga benefit ng ating mga nurse. Nakita natin, ngayon lang ako nakakita sa bumubuhay ko na nag-demonstrate ang mga nurse dahil hindi binibigay yung kanilang yung risk allowance, yung SRA nila. Ganun, sabi ko, paano naman umabot sa ganyan? Hindi na dapat natin pabayaan na dumating diyan sa ganyang klaseng sitwasyon. This is that yung sumulat sa iyo na sinasabi, meron na ngang kumukuha na siya, hindi pa rin siya makakuha na nagbabayad naman siya ng buwis, nagbabayad siya naman lahat ng kailangan niyang bayaran, hindi pa siya makabawi at makakuha ng loan sa GSIS. That's the kind of tinatawag nila falling through the cracks na yung hindi ko alam kung paano nangyari yung ganyan, but it shouldn't happen. So what we will do is rationalize talaga. We have to remember na in fairness naman sa ating mga sa pamahalaan ay na talagang nayanig ang lahat ng healthcare system. Well, lahat ng system. Pero siyempre, lalong-lalo na yung healthcare system. At talagang we are trying to, especially yung sa funding, lagi tayong naghahanap ng bagong pondo. Siguro nagamit yung pera na galing sa GSIS. Pero let's hope na ginamit naman sa tama. Pero kahit papaano, hindi dapat yung mga pondong yan ay maliwanag na maliwanag kung para saan yan. Itong mga paglipat-lipat from different agencies, from different departments, yung mga linagay sa DBN, yung mga naging problema na ganyan, na nangyari sa DOH, sa PhilHealth, hindi na dapat mangyari yan. Because ito ang magiging resulta kapag hindi natin naayos yan. I'm sorry to hear that. It's not the first time I heard na merong mga ganyang sitwasyon. But that's why we have to go back. We have to go back and really rationalize the healthcare system. We have to keep in mind na lagi na sinasabi ng lahat
na hindi last ito. Baka may dumating pa at malamang may dadating pa. Sana hindi ganito kagrabe, ganito kalala. Pero magkakaroon pa rin ng pandemic o kung hindi some kind of healthcare issue na lalabas na naman in the coming years. Paghandaan na natin. And to do that, we have to rationalize. I mean, if you think about it, the IATF is an ad hoc organization that was just put together medyo in a hurry to try and respond to COVID. So, ngayon, since mukhang malalampasan na natin, sana malampasan na natin yung COVID. Kapag nalampasan na natin yung COVID, balik-balikan na natin ito at saka i-organize na natin ng mabuti. Not this very sudden, ad hoc, it's already emergency, nandiyan na. Habang may panahon tayo, hanggang may, marami tayong natutunan dito sa experience natin sa COVID, let's use those lessons to learn itong mga cases na nabanggit mo. Gawin natin lahat na para hindi na mangyari yan. Very clear ang support natin para sa frontliners, para sa healthcare workers. Because even in this case sa Omicron, siguro 1/4 to 1/3 ng ating healthcare workers, pati sila naka-isolate. Kaya nagkakanda kulang yan. So you can see that alam naman natin lahat, siguro lahat tayo may karanasan, meron tayong kwento na yung healthcare worker na kaharap natin o yung frontliner kaharap natin, talaga naman nagsasakripisyo, nagkakasakit na. Nung bandang una pa, may namamatay pa eh. Kaya we have to continue to recognize the work, how important their work is, and to make sure na maging maayos ang suporta natin sa kanila, because they the work that they are doing is so important to help our people na dapat hindi na sila nadidistract, na kailangan pa nilang lakarin sa GSIS yung kanilang utang, kailangan pa nilang hanap, no? Kailangan pa nilang tax, tapos hindi sila makautang. Oo nga eh, merong nagwi-withhold pero hindi makautang. So I don't know kung this is just an accounting problem o baka nagamit yung pera sa ibang lugar. We'll have to look into all of that. So it doesn't happen anymore. Yun ang talagang, kasi madalian tayo nag-organize eh. Hindi naman natin akalain. Pinag-uusapan nito, when was the first thing we heard of it? Medyo November ng 2019. 2020, nandito na. Ang marami ng casualty, meron na talaga na puno na yung ospital, may namamatay na. So we were talagang nagmamadali. So let us take the time now that we have the time, let's take the time now to rationalize all of this and to assume that there will be another pandemic. If there will not be another pandemic, that's great. Kasi hindi na natin kailangan gamitin yung sistema. Pero kung sakali man may magkaroon ulit, handa naman tayo. At least, at lahat ng mga natutunan natin na naging problema dito sa COVID, mai-apply na natin sa rationalization ng healthcare system. If you, pag sabihin natin na pinalad ka na manalo sa Mayo, you will become a president and you will be, whether you want to admit it or not, you'll be inheriting a government na medyo lumiit ng bongga ang fiscal space because of the pandemic. Wala, inevitable eh. So, paano mo mababalanse yung pangangailangan natin ng funding for a lot of projects, hindi lang healthcare, tapos hindi na tayo ganun kadami mauutang natin? Tama. Yung dati natin mga inaasahan na kailangan natin yung mga friendly countries natin, yung mga trading partners natin na mga bansa na matagal na nating inaasahan na sa tulong sa mga, especially mga financial, mga aid na siguro sila din naghihirap din. Kaya hindi natin maasahan yan. Kung nakikita ko, hindi naman, it's still the principle of cooperation pa rin, pagkakaisa still applies. And that's why I'm saying there's different sectors. Not one sector can do the job alone. The government, syempre, we are already, I think, 60%+ in terms of GDP, in terms of debt to GDP ratio. Medyo mas maganda yan as compared to other countries, pero mataas pa rin yan.
So mahirap na mangutang. So what I think that one of the methods that I've always felt strongly about that we should avail of more are PPPs, our public-private partnerships, and that way we can put the general idea is we put the financial risk on the private partner and the political risk to the public sector, the public sector partner. So that way you will acquire some kind of synergy. Hindi ba ang kasi nangyayari kaya hindi masyado natin nagagamit yung PPP, hindi masyadong naintindihan ng ating mga bureaucrat, and some of the laws actually and some of the regulations are against it kasi ang COA natin laging cheapest eh. Hindi walang it's just always the quantitative analysis. Walang qualitative analysis. Ang hirap talaga, actually, mahirap talagang gawin yung qualitative analysis. So we have to learn how to do it. Many countries are doing it with great success. Kaya it is an opportunity that we have to take advantage of. And ang daming nakahanda. I mean, we're talking about public funds. Medyo hirap. We're talking G2G, government to government. Mga governments din are naghirap na nga dahil dito sa COVID. The big corporations, both local and international, can always acquire funding pagka may magandang project, and so that's the partnership that we want to put together para naman magtulungan kasi hindi, as I said, hindi kaya ng private sector, hindi kaya ng gobyerno na sila lang, kailangan magtulungan talaga lahat. So we will try to involve as many sectors as possible, so that the work, you know, many hands make the work lighter. So dapat talaga we will have to really, really put all our assets together and use them to the maximum. That is why it is important na bago pa tayong gumagastos ng pera, bago pa tayo papasok sa mga partnership, meron na tayong maliwanag na plano kung paano natin gustong, saan natin gustong paabutin ang ating ekonomiya, ang ating lipunan, where do we want to be in 5, in 10, in 15, in 20 years. That we have to have that plan. And we will follow. And then may logic na yung ating ginagawa. May dahilan lahat ng ating gagawin, pwede na natin umpisahan na yung mga partnership na yan. Kasi alam naman natin, hindi naman matatapos yan kahit na naging presidente ka. Hindi naman matatapos yan sa 6 na taon. Kaya, pero maganda na, maumpisahan na. We really have to start already. Dahil yung ibang bansa, dahan-dahan nagiging mas masigla yung kanilang ekonomiya. Kaya tayo, kailangan natin sabayan yan dahil global economy na tayo. Hindi naman tayo pwedeng sabihin, sara natin yung Pilipinas, kabit tayo lang mag-trade. That just doesn't work. So, dapat iposisyon na natin ang sarili natin kung saan natin gustong paratingin ang Pilipinas. That's why we have to have a very clear idea of where we have to have a very good analysis and a clear idea of what will be the new industries na dapat mag-invest tayo, kung saan tayo bilang Pilipinas, bilang Pilipino, saan tayo pwedeng pumasok. And with that plan, we engage all sectors of our society, of our economy, para magtulungan. Hindi naman, pagka naman maging maayos yan, the government gets its, in terms of PPPs, the government gets what facilities, what services it wants, and the private sector also, because they operate on a profit motive, are allowed to have a profit, of course. Earn a little, di ba? Well, ganun naman talaga. That be, you ask them to assume the financial risk, then they have to protect themselves against that risk also. The government, at the same time, yun lang ang problema eh. Government will recognize na lahat ng hilingin namin, kailangan namin ng magandang ospital, naibigay naman eh. Let them run it and let them make their money back. Kailangan namin ng malaking mahabang tulay.
Oh, di lagyan natin, di maybe we can have the private. All of these things we have to be imaginative. We are going to have to be creative. We must understand very clearly that business as usual does not work anymore and will not work anymore, even when COVID has gone away. Okay, na-mention nyo na lang din public-private partnership. Alam naman natin, hindi ko alam kung PPP project yun, pero alam nyo yung sa Belgian dredging, yung sa early 2010s, and we got hit sa ICSID arbitration. We ended up paying like ₱1 billion, parang ganun, worth of penalties, lawyers' fees, etc. So question is, how are you gonna encourage investors to, you know, especially foreign investors, which arguably have more money than local investors? Yeah. How will you encourage them to go back to the Philippines and not get traumatized by what happened not too long ago? Well, they explain it very well. When we talk to potential foreign investors, or at least the chambers of commerce na lang, dito sa Pilipinas, the EU Chamber of Commerce, American Chamber, Chinese Chamber. Pag tinanong namin, well, how can we encourage more foreign direct investment? And by the way, the issues that the foreign potential foreign investors raise, why they do not come in as much investment as they do, are the same issues that are raised by local potential investors. It is remarkable talagang halos pareho, and the number one issue is power. That always seems to be kuryente, the price of power, the availability of power, the reliability of power. Ganun lang kasimple. And one of the areas that it impacts very, very strongly is the area of manufacturing. Kaya medyo mahina na manufacturing natin ngayon. Power has a very, 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 very large part to play with that. So that's one thing that we have to talk about. There is also the issue of ownership. Maraming umiikot that we have to, maraming nagsasabi that kailangan natin balikan ang saligang batas at palitan natin yung mga ownership na requirement, which is still, I think, up for debate. Yung corporate ownership, medyo baka pwede na natin gawin yan dahil talagang we are missing many opportunities. And again, because we are very much a global economy. So maybe that is something that we can adjust to. The ownership of land is a much more difficult situation. But nonetheless, these are the issues that they bring up. The other issue that is brought up is something called legislative guarantees. In other words, the rules do not change in the middle of the game. And these contracts that have been perfected suddenly get cancelled, the terms of an agreement suddenly change. Yung mga ganong klase, baka may papasa ng batas, hindi na viable yung kanilang project. For whatever reason, those are the systemic things that we can address as a government. So there are one or two very, very simple issues that are brought up. They are simple in the sense that they're easy to understand, but they are not easy to fix. The other, if you compare our competitors, Vietnam, Thailand, South Korea. The other problem that comes up is the ease of doing business. They always, my friends who are investing in a place like Vietnam, always come back and they, alam mo, nag-propose ako nung gabi, nung umaga, pinapirma ako ng 7 dokumento, tapos na. That was it. Pwede na silang magsimula. Ganun kadali. Dito, you have to get 25 signatures, hiwa-hiwala yung mga opisina, it'll take you 3 days, magbabayad ka pa ng fixer. Those are the things that really get in the way. Obstacle talaga yan sa yung what we call ease of doing business. So we have to streamline that. Alam ko na Duterte government has been trying really hard. Yung tinatawag na ginawa nila sa Davao, yung one-stop shop. But marami talagang naging issue na hanggang ngayon hindi pa natin magawa, even in the bureaucratic in the area of the bureaucrats and the civil service.
But again, we have to go back and reorganize all of these things. And I think one of the methods that we can help in that regard, balikan natin yung training at saka yung retraining ng ating mga civil servants para they are cognizant and they're up to date in the new methods of doing business at naintindihan nila na importante itong ease of doing business, importante itong legislative guarantees, importante lahat yung mga ganyang klaseng bagay at dapat lakarin nila. We have to help the bureaucrats kasi kuminsan magulo din yung instructions sa kanila eh. So we have to be very clear, again, going back to the grand plan that we have, the vision that we have for our country, we have to align our bureaucracy, we have to align our government policy, we have to align our legislative policies to that grand plan. Mahirap yung walang plano eh. Kasi pagka walang plano, hindi pasulput-sulput lang yung servisyo ng pamahalaan. So we have to put it together. I mean, easier said than done, but it has to be done. Tanda ko kasi, may dati ako kumpanya, tapos meron doon engineer kami, tapos lagi petix. Alam mo, tawag namin nila Jojo Robles doon, si Seso. Seso tawag namin. Seso. Na-mesyo mo lang kasi yung retraining. Eto, medyo let's go into detail doon sa sinabi mo. First, yung issue ng kuryente. Tapos, kasi apat yung sinabi mo eh. Kuryente, ownership, ease of doing business, mm-hmm. at saka, well, to a certain extent, yung retraining ng mga civil servants. Yes. So, first, yung kuryente, how do you intend to address yung sobrang taas po na presyo ng kuryente sa Pilipinas? Well, ang dami, lahat ng mga kilala ko na sa energy sector, tinatanong ko riyan, sinasabi naman nila, yung cost of production natin, maybe it's a little higher than archipelago tayo eh. We're going to have to live with that. But it's not so high. It's not so much higher that it's a deal breaker for a business or a foreign investor coming in. But then nakahati sa tatlo yan eh, ang energy, ang power generation and distribution. Nakahati sa tatlo yan. There's the power generation, tapos yung tinatawag na transmission, which is the high tension wires. Bring it. Madali lang naman yun, hindi parang nagpapatakbo lang ng highway collecting tolls. It's the same business model. Ang nagiging problema sa pagtaas ng presyo ay yung inefficiencies na nangyayari sa ating mga electrical cooperatives. And kailangan natin balikan yan. Nagbago ang konsepto. You know, the electrical cooperatives were created to assist and to be part of the system sa rural electrification program yan. Naging successful yan dahil ang mga electrical cooperatives, ang original na concept dyan, ay members are the consumers. So ang nagpapatakbo ng cooperative is the consumer. Ngunit after 86, nagbago na yan eh. It became almost a political appointment na lang. Ginagawa na lang ng papel yung mga general meetings, etc. Pero ang mga official sa electrical cooperative, kuminsan wala namang experience sa electrical cooperative, ina-appoint na lang ng mga leadership doon sa probinsya, doon sa city. So that we have to return to the other concept. The proposals, and medyo meron na rin nangyayari na ganun, is to privatize the electrical cooperative. So that's because the private sector really can run it more efficiently for the simple reason that they need to cut costs, they need to do a better job. Otherwise, pag tamatasan ang gastos nila, hindi sila kikita. So that is one possible solution. I myself would prefer to return the whole concept of the members being the consumers also. I don't know if that is still possible dahil malayo nang inabot natin eh.
So these are the areas that we can fix. But even the price, even if we are able to control or at least stabilize the price of electricity, yung availability pa rin. Availability is a problem because kulang ang supply natin. Kung talagang you look at a very simple analysis, Luzon and Visayas, Mindanao, meron na tayo talagang nakikitang very big na pagkukulang doon sa power supply. So wala yung audio. Nawala yung audio ko? On my back. Wait lang. Yeah. Okay. All right. All right. PBM, nagkaroon yata tayo ng problema doon sa ano, sa audio. Pwede mo bang ano, i-testing lang muna kung naririnig kita nang maayos. Pero nandoon na tayo sa ano ha, yung nagkakaproblema ka mo sa mga political appointments, ganyan. So can you speak again? Try lang po natin. Can you hear me now? I think okay naman kami sa this end. Anything? Hindi niya naririnig. Ila refresh ko lang. Ayun nang impro. All right. Hindi nila kinaya yung bilid. Ayun. Sana wala. All right. Are we back? May na. Naririnig na. Okay na. Magsalita nga dyan, BB. Magparamdam ka. Hello. Good morning. Kasi ang daming ano, ang daming nakikinig. Tapos kinaya ng system ko yung sobrang daming nanonood. So yun ang naging problema. Hold on lang po guys. Sorry for the technical difficulties. Paano nga gawin yan pag napuno? Hindi yata sana yung system ko sir ng ano, ganitong kadami nanonood. Kaya medyo nag-crash siya. Sorry naman. All right. Okay, hello, mic test. Okay na? Pwede ka ba magsalita, BBM? Test lang. Hello, how is that? Ayan, okay na. Okay, let's go. Okay, we're back. Na okay. Napapag-usapan natin was the lack of the supply ng energy. Kahit na masikaso natin, magawa natin ng solusyon, yung presyo, kulang pa rin ang supply ng power. So we have to explore all of the possible power potentials for power generation. And now with the concern that we all should be showing for climate change and global warming, and considering that the Philippines is one of the most vulnerable when it comes to all the countries when it comes to global warming, we have to do our part. So we have to start the shift to renewables, and malaki ang potential dyan. Because I'm familiar with the wind power and the economics of it. Ngayon meron na tayo, the technology continues to improve, meron na tayo malaki ang potential ng solar, especially for the Philippines. Kasi ang wind power, namimili yan eh. Hindi naman kahit very site-specific, kung sabihin, very site-specific yan. It chooses, it has to be in a very distinct, the air has to have, the wind has to have a very distinct quality to it, na hindi just basta malakas ang hangin, hindi ibig sabihin maglalagay ng windmill. Ngunit,
ang solar na naiba. Sa Pilipinas, kahit saan mo ilagay, pwede. Dahil malakas ang Libera, tropical country, marami naman tayong, laging marami tayong sun araw sa taon na malakas ang araw. So that's going to be a great potential. Marami pa tayong ngayon pwedeng gawin sa geothermal, pwede natin i-expand pa yan. Our hydroelectric, pwede pa rin i-expand yan. Which are essentially, you can consider them still renewables. So we're still working on the mix between the renewables and the traditional. Why do we still have to have the traditional? Number one, because the renewables still do not produce enough power to cover the demand. And secondly, there is a very specific requirement and power supply for the base load, na tinatawag na base load. And kahit hindi umiihip ang hangin, kahit hindi walang tao, eh kailangan pa rin yung satisfy yung base load na yan. That is why we still have to go to look at traditional sources, oil-fired plants, and pag-usapan na rin natin yung nuclear, because we just let us look at the experience of other countries. Now, madalas mabanggit ngayon yung Bataan nuclear power plant, and kung pwede pa daw, well, baka naman pwede pa. Baka maaari pa natin balikan, baka magamit pa natin yan, eh laki-laki ng binabayad natin, sayang naman kung hindi magamit. But we, you know, the Bataan nuclear power plant was supposed to come online in 1986. In Chernobyl, di ba? Ang nangyari, naging political issue yan. Kung babalikan natin yan, umiwas tayo dun sa politika. And let's look at the science. And let's look at the finances. Yun ang, we have to make rational decisions, not based on emotion, not based on some kind of political interest, like what happened in 1986. So these are the things, energies, yung energy sector is very complicated because we are also at the mercy, magtataas na naman ang presyo ng lahat ng petroleum derived products. We are at the mercy of the international oil prices. Wala naman tayo control dyan. I think Secretary Alcuse explained to me that as a consumer of fossil fuels, we are 0.07% of the world demand. Ibig sabihin, wala tayong control at all when it comes to oil prices. So we have to adjust. And I have been talking about the OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund, so that we can adjust to the vagaries, to the yung papalit-palit ng oil price. Nung COVID, bumagsak na mabuti. Ngayon, pataas na naman pataas because of supply problems, because of political uncertainty in the Middle East where the oil producing nations mostly reside. So it is not a simple issue, but there are many things that we can do in the Philippines. Let us just recognize the new technologies that are there. Kagaya ng ibang yung dati yung mga isla natin, problema talaga dahil maraming na-isolate na isla. Kailangan lagyan ng submarine cable, mahal-mahal ng submarine cable at saka natin. In fact, I already put in, yung nakausap ko yung mga kaibigan natin sa American Embassy, nagtanong na ako sa kanila, pwede ba kaming mag-avail dyan ng mga programa na para yung mga isolated areas namin, masabi natin na iparating natin ang kuryente dun sa kanila. And at a reasonable price. Well, we haven't seen the financials yet, but there are potential technologies out there that we have to take advantage of. Kailangan we have to be smart talaga. Alam mo, again, business as usual is not going to work anymore. It might work, but very poorly, and may iwanan tayo ng iba. So we have to be very creative, and we have to be very well-informed about what's available out there. Huwag tayong nag-iisip na tayo lang ang nakakaalam. Maraming nagre-research dyan. Marami silang natutuklasan ng mga bagong discovery na makakatulong. So, that is something that we have to address, and we have to address quickly.
And even if we, even kung makita man lang na gumaganda ang sitwasyon sa energy, eh maingganyo na yung ating mga potential investors. The capital intensive investments in the Philippines are very low. In other words, hindi gumagastos, hindi nagtatayo ng malaking planta, hindi nag-ano ng malaking operation, hindi sila nag-invest kasi hindi sila nakakasiguro kung anong mangyayari. Pagka nag-election, magbabago na naman lahat. After on the local side, kuminsan nangyayari yan, babaguhin lahat ng bagong mayor, ng bagong governor. Pagka presidential, baka ganun din. Pagka dumating yung bagong presidente, babaguhin na naman lahat. Kaya yun ang malaking concern ng ating mga investors, both local and foreign. Alright. So ito po, may dalawang keywords na tumatak sa akin yung sa sinasabi nyo kanina, lalo na sa energy. First, political appointments. And number two, hindi na pwedeng business as usual. So gawin lang natin mas general. Question, ano bang klaseng gabinete ang kung sakaling swertehin ka? Anong klaseng gabinete? Ano yung style ng pagpili ng gabinete? At ano yung pwesto, kung sakaling tsumamba rin si Inday, ano ang pwesto ni Inday Sara doon? Well, nagsabi na siya na ang talagang interest ni Inday Sara is DND. Nagulat kami lahat. What? DND. Sinabi ko, bakit DND? Because hindi sabi niya kasi in Davao, yung the security problems, the terrorism problems, na-solve na namin yung iba. And meron siyang mga solutions dyan. And then, in fact, yesterday, she mentioned gusto niyang ibalik ang military service so that is the place that she would like to have for herself, and I think that she would be a good addition because she will bring new ideas. Nagulat kami lahat, but that's what she said, that's what she's interested in. So we'll see. That will be, at least for now, yun ang pinag-uusapan namin for her. I understand everybody's a little surprised because we expected the other things, the SWD, mag-DILG siya. Yun ang kanyang inaasahan. Sabi niya, and the more you think about it, it actually makes more sense because she will bring a new aspect to the job, and because, as I said, it cannot be business as usual. I'm sure some of her new ideas will be of advantage to us. All right, sir. Ito, nabanggit niyo yung DND. Any thoughts, sir, sa postponement po ng, kasi di ba isa sa mga issue yung mga secessionist rebels sa Bangsamoro. So any thoughts daw sa postponement daw ng elections? Ito po ay from my BARM followers. Any thoughts about the postponement of elections sa BARM government? The contention or the argument that the transitional committee has made is that we are still learning the job and we still do not know how hindi pa namin na-perfect ang aming mga sistema. Tama rin naman, galing sila sa bundok, bigla silang ilalagay sa opisina. Yung biro nga nung isang kausap ko, sabi niya, nung sinabing liquidation, iba yung pagkaintindi ko eh. Sabi ko, iliquidate niyo yung mga may pupuntahan siya na medyo i-operate niya. Sabi niya, ganun pa rin kami, galing kami sa bundok, galing kami sa laban eh. So we need a little more time. And I think, perhaps para hindi masyadong magka-problema, that there needs to be more consultations and a much more transparency between the BARM autonomous government and the local government officials in the provinces that are within BARM. Yun lang naman siguro. I think it is a question of bringing everybody into the room, and para lahat ng diskusyon very transparent, para makapagsalita lahat at magbigay ng input lahat para sa ganyan. But you could always say that this is the price we pay for peace.
that this growing pains that we are going through in Barm, that's the price we pay for peace. It's a price that we are willing to pay, because peace is a paramount concern, of course, to the government and to the republic. All right. So ito po, malayo muna tayo sa Barm, foreign policy lang muna tayo. Very general lang. Alam niyo po kasi, naging po ang consultant sa DFA. Mm-mm. Tapos, namimigay ako lagi ng Cropec doon. So, kaibigan ko, walang biro to, hindi to chika. Kaibigan ko yung mga diplomat doon. Okay. Tapos, isa sa mga main nila na concern, karaniwan daw, political appointment yung nagiging DFA secretary. Minsan daw, may mga nuances na hindi talaga kaya ng political appointee. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ano po ba ang stance ninyo pagdating po sa pagpili ng DFA secretary? Well, you might still consider it a political appointment, but it has to be somebody who is very well versed in the diplomatic community, and the most important thing is that well supported siya ng mga career. Alam mo, yung mga nasa DFA, buong buhay nila, their entire professional career was focused. Halimbawa, may specialist sa Asia Pacific, may specialist sa US, may specialist ngayon tayo sa China, may specialist. At walang ginawa yung mga yan kundi pag-aralan ang kanilang area of expertise. And so we have to listen to the career, because hindi simple ang foreign policy. You have to understand the evolution. Paano, ba't nagkaganito? Ba't tayo nag-aaway? Ba't tayo naging kaibigan? Dahil may pangyayari ito 100 years ago pa nag-umpisa. United States, more than 100 years yung relationship na yan. The evolution of that, to understand the evolution of that is important. And the career diplomats are the ones who understand it very well. Lalo na yung naging ambassador na, naging congen na doon sa kanilang, doon sa iba't ibang bansa, may mga contact na sila that they've been developing over 20, 30 years. So, that is a valuable asset. Hindi naman pwede magsabi na yung isang tao na walang kinalaman talaga sa foreign policy, basta't ilalagay mo lang dahil may utang na loob ka sa kampanya or something like that, that's not going to work. At saka magkakagulo talaga yan. Because ibang usapan ito, you cannot paper over mistakes or misjudgments or a lack of understanding of policy when it comes to the DFA, when it comes to foreign policy. We have to get it absolutely right. The Philippines right now is trying to walk a very fine line. Yes. Between all the superpowers. I mean, we're talking the United States. We have a special relationship with the United States, which will endure, I think, through all of our lifetimes. Now, the emerging power in the region, of course, is the People's Republic of China. Luckily, we also have a good relationship with the People's Republic of China. It was your dad who started the relationship. Because we signed the diplomatic relations in the mid-70s. So, but now the Russia is beginning to come into play, but not so much in the Asia Pacific region, because they are asserting themselves, especially now in Eastern Europe. But these are the things that we have to balance. Kasi ang lagi kong sinasabi, kung hindi nagkakasundo ang China at saka yung Amerika at nagkagulo, nagkaproblema, bumahing lang ng sabay yung dalawang bansang yan, wala na tayo . We will just disappear from the face of the earth. So we have to be very, 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 very careful in what we do. How would you characterize your perspective for foreign policy? Will it be anti or pro-China, anti or pro-US? Could you give us a better idea? Pro-Philippines. I have always said that. You know, ano yan eh, obsolete na yan, thinking na yan, yung ganyan areas of yung Cold War. That's the Cold War thinking, is fears of influence. Wala na, hindi na ganun ngayon eh. Because although the geographic location of the Philippines is still critical for both countries, I don't think we can say that each country is either aligned with the Soviet Union or with the United States. Like that was the old formula during the Cold War. Wala na ngayon yun.
We deal with them on a different basis. We deal with them on economic basis, on a cultural basis, educational basis. Now with China, we have these conflicts between our we have conflicting claims in the West Philippine Sea, which have to be attended to on a bilateral basis with China. But of course, the United States has feels that they have an interest in it, because as a geopolitical power, they in fact do. So that's the place that we find ourselves. Suerte tayo in a way, because we are strategically important because of our geographic location. But at the same time, it's not so lucky because we are in a very precarious position. So we have to be very careful to walk the thin line. I guess you could say between China and the United States. Now, when asked, are you pro-Philippines? Are you pro-China, pro-US? I go, well, it's very simple in my mind. I don't work for Washington, D.C. I don't work for Beijing. I work for the Philippines. So what is in the national interest of the Philippines? Yun lang naman ang dapat natin isipin. Yun may paglaban natin. Now, there will be conflicting interests, but we still have to make our stand. Like with China, we started to go apart in terms of our modus vivendi with China. Once we filed the case in the for adjudication. And then to stick with the result of the adjudication, that was which is not an adjudication because there was only one party. China was not involved. And they had declared for the very start that hindi nila i-honor kung ano. You mean arbitration, yung sa PCA? Yung arbitration, no. Hindi nila, dahil hindi sila signatory, hindi naman sila kailangan sumunod. So mula pa sa umpisa, kahit anong mangyari doon sa arbitration, hindi magbabago. Ang nangyari, ang nagbago, dahil, you know, pag yung dalawang kaibigan na nagkatampuhan, pero nag-hire yung isa ng abogado, dinala mo na sa court, iba ng usapan yan. Nag-harden ng positions, both the Philippines and then consequently China. So that's something we have to work back. We slowly work our way back. We continue to have a special relationship with the United States. Hindi talaga mawawala yan. We cannot forget that the United States came and went to war for the Philippines. Hindi natin makakalimutan yan at hindi natin dapat kalimutan yan. And that special relationship will stand us in good stead when magkakaroon na itong mga conflicts na sinasabi natin. All right. Well, nasabi mo na lang din pro-Philippines. Tapos, ang tawag sa partido mo ngayon, Uniteam. Yes. Bakit, pa-recall nga lang, sir, bakit ba Uniteam? Dahil talagang ang aming mensahe is pagkakaise. And nagkataon pa that we have a very good symbol of unity. Dahil tiga Norte ako, tiga Mindanao si Inday Sara, pinagsama natin. That is a good symbol of unity. And really, ano sasabihin ko sa tao na ito yung plano ko para aayusin natin yung problema ng Pilipinas pagkatapos ng COVID or during COVID and then after COVID. And you look at the history of the Philippines, the only time lahat naman ng crisis na hinarap natin, nag-survive lang tayo kasi nagtulungan tayo nagtutulungan ng kapwa Pilipino. That's the only way. But we have to show people that there is a good plan, that there is a way to get from here to where we want to be. And this is the part that you need to play in that. We need you. We need everybody here. And that is my idea. We need everybody to pitch in, to help. But you have to give people a very specific plan, which is some that the policies of which we will start to enumerate in the coming weeks, so that people will understand ito yung mga kailangan gawin, ito yung dito ang aking dito ako pwedeng tumulong at tutulong sila para pagandahin ang Pilipinas. And that's why
unity, pagkakaisa, yun ang aming laging isinisigaw. Dahil talaga, yun ang magiging basehan. Pagka nag-aaway pa tayo, sabihin natin, nag-aaway yung mga Tagalog at saka yung mga Bicolano, nag-aaway yung mga Bisaya at saka yung mga Ilocano, yung Pampangan at saka yung mga tiga Mindanao. Wala mangyayari sa atin. Kailangan talaga, but again, hindi lang sasabihin, oy, tumulong kayo. Sasabihin, ito yung kailangan namin sa inyo, baka kaya ninyong gawin. Ito kailangan ninyo. Kasi meron tayong sinusubukan, meron tayong gustong gawin, paaabutin natin dyan sa lugar na yan, dyan sa state, and into that, we will padating ganyan sa sitwasyon na yan. Yan ang kailangan na natin gawin. And ang Pilipino naman, mahal naman talaga ng Pilipino, ang Pilipinas eh. At nasa ugali talaga natin na magmahal ng kapwa Pilipino eh. Kaya pag ipaliwanag natin na mabuti, palagay ko may engganyo naman natin ng ating mga kababayan na to be part of this tawag ko na nga kilusan eh. Kilusan ng pagkakaisa. At mula doon ay pwede na nating simulaan ang pagpapasigla ng ekonomiya natin, ng lipunan natin at para pagandahin naman ang buhay ng ating mga kababayan. Sir, pasingit lang ng a few minutes. Ha? Tanong ko lang muna, kasi malapit sa puso ko Mindanao. Kasi It was Mindanao that fixed me. Well, I'm still broken, pero alam mo yun. Carry lang. Parang workable na. Anyway, ano, kasi po, ang kaba ng marami taga Mindanao, historically, talaga napapabayaan sila. And Even President Duterte acknowledged that. Yes. Noong sinabi niya na nagsama daw ng loob yung si Inday Sara sa kanya kasi kulang daw ng project ang Davao City. So what can yung general na Davao region and the rest of Mindanao, What can they look forward to if and when you become president? I think wag tayo mag-decide dito tayo maglalagay sa Mindanao dahil tiga diyan ako, doon tayo maglalagay sa norte dahil tiga diyan ako. Tignan natin, ako para sa akin ang pinakamalaking problema sa ating lipunan is the distribution of wealth. Tignan natin kung saan ang mga nangangailangan and let's give them a part to play with the support of government. If you remember, after the Tripoli Agreement, doon nagkaroon ng mga malalaking kalsada, doon nagkaroon ng malalaking infra because talagang valid ang reklamo ng mga tiga Mindanao na naiiwanan kami. Ang mas malapit ang Indonesia sa puso namin kaysa sa Maynila eh. Dahil mas nararamdaman namin yung doon kami nagninegosyo, doon kami may pamilya kami doon. Yung Manila wala kaming nararamdaman galing Maynila. Even Cebu nag ganun ng reklamo na kaya nagkaroon ng PROMD na partido. And that's why the term imperial Manila was coined. Because the people don't feel the love from yeah, they don't Manila. Feel that they belong eh. Kulang na inclusivity. Hindi sila kasama sa pagka pinag-usapan ng mga bagong project, pag pinag-usapan ng mga bagong programa, hindi nasasamang Mindanao. Of course, there was a time na talagang may security problem doon, pero maayos na after BARM, mas maganda na the extremist groups that were operating there before, medyo na bawasan na ang kanilang kakayahan. So it's time to go back to all these areas that naiwanan talaga. Even yung mga even sa NPA, pagka na-develop mo yung isang lugar, hindi na nila masasabi, iniwanan kayo ng gobyerno, hindi kayo pinapansin ng gobyerno. Hindi, dapat maramdaman ng tao na hindi, nandito kami, nagtayo kami ng eskwelahan, mayroong magandang ospital dito. At nandyan lagi namin nakikita yung mga government workers, nagtatanong sa amin, anong kailangan ninyo? Nagdadala ng mga medical mission, nagdadala, basta't may servisyo silang nararamdaman. And the security problem will not be solved by shooting. The security problem will be solved by social development. And now that we have started on that, then we can look at the economic development and see where are the areas that need that we can develop, that we can invest in. Now with the new technologies, again, the geographic location of a community has become less important because we do so much work now on the digital, on the internet, and this is another thing that we have to fix. But as long as it conforms
We can always sasabihin masyadong naiwanan itong lugar na ito. Tingnan natin what part they can play and invest in it. Hindi lang hindi yung mga lip service na. You will continue build. Absolutely. In fact, that for me is essential lagi yung infrastructure. Hindi tayo, you know, I always describe it. Yung kung ang ekonomiya natin ay isang tao, ang infrastructure yan ang buto eh. That's the framework kung saan yung laman, yan private sector yan ang maglalagay ng laman. Pero hindi pwedeng gumalaw ang private sector kung walang kalsada. Hindi pwedeng gumalaw ang private sector kung walang telepono, kung walang kuryente. So the infrastructure development has to be a priority, has to be always a priority. And I would always tag on to the term infrastructure, digital infrastructure, because nandun na tayo. It's a sign of the times. Last three questions, pero mabibilis lang yung mga tanong na to. First, ano po ang opinion ninyo sa, kahit po pangalawa nyo na lang siguro na executive order, wag na yung una kasi special yun, yung pangalawa na lang. Ano yung opinion nyo about instituting a presidential office for social climbing kung saan ako po ang senior presidential advisor? Approve ka agad. Kasi ang gusto ko nga yung taga-ganon yung groundbreaking. Ano yung job description? Ha? Ano yung job description ng secretary? Tatlo. Una, ako yung taga-beso-beso. Ola. Ganyan. Pangalawa, ako yung taga-ribbon cutting. Pero maganda yung angulo na ganyan. At saka pangatlo, ako yung hahawak ng golden pala. Pagka mag-tree planting. Sige. Kaya we can incorporate that in the social secretary's office. Ganyan na pang presidente. Okay, number two. May phone in question from Sandro Marcos. From Sandro. Nag-text, sabi ni Sandro. Kung ang iyong message daw ay totoong unity, how can you unite with him sa fact that how can you unite with Sandro sa fact na Sandro's musical taste is superior to yours? Well, I question the premise the premise of his musical taste being superior to mine. We have been arguing about this pretty much all of his life. So we haven't come to any conclusions yet. So pagka may alam na namin yung sagot, ipapaalam ko sa iyo kagad. All right. Final question, sir. Ano po ba ang message niyo para sa mga tao na nagdadalawang isip ko iboboto kayo o hindi, ko ilalaglag ba kayo o hindi? Ano message niyo para sa mga ganung po mga botante? Well, sinasabi ko, ang sasabihin ko sa'yo, pagka mamimili kayo ng sino iboboto ninyo, isipin ninyo kung sino makakatulong sa inyo. At yun lang naman, hindi ko naman sinasabi, mas magaling ako sa lahat ng tao. Sinasabi ko lang na tapat ang puso ko, na wala akong hangarin, wala akong layunin para sa bansa, kundi sa pagka-presidente, kung hindi tumulong sa tao para umahon na nga tayo dito sa krisis na pinagdadaanan natin. At hindi lang tayo na makapag-survive kung hindi nga maging mas masigla pa at mas maganda pa than pre-COVID times. Yun lang naman ang hangarin. Kung kayo'y sumasang-ayon doon sa ganung klaseng pag-iisip, sana maasahan ko ang inyong suporta. All right. Former Senator and Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos, maraming salamat po, sir. Medyo nag-OT tayo. Salamat po sa oras ninyo. Thank you, TP. Maraming salamat at maraming salamat sa lahat ng nanonood at nakikinig. Thank you po. Magandang umaga po sa inyo.